Magandang araw po mga kalapatids at welcome po sa final episode ng ating season 11 ng hashtag Ask Kalapatids. First question na manggagaling po kay Michael Angelo Bula. Ang katanungan po niya ay, pwede po ba pasukahin ang kalapate kung siya ay hindi natutunawan? Sa tingin ko pwede naman, no? Kasi nasubukan ko rin minsan, baka hindi natutunawan kahit anong bigyan natin ng gamot, hindi pa rin natutunawan. Maari meron siyang nakain na nabara sa dalamunan niya, no? So pwede natin ang tawag doon, taktak. Itaktak natin ng ganun. Para sumuka sila, makikita natin kung anong sinukan nila. Pero bago niyo siya pasukain, kailangan bombahan niyo ng maraming tubig. Pupunoy niyo yung butsi niya, no? Para pagka tinaktak niyo, mas madali ilabas yung dumi nila sa butsi. Okay, Michael, in my case, hindi ko ginagawa yun. What I do, normally, binibigyan ko lang ng EDL pills or any digestive pills para matunawan sila. Hanggang doon lang ako. Actually, yung mga ganyang problema na encounter mo, Michael, malaman, nag-umpisa yan, hindi mo lang kagad napansin. So, advice ko lang kagad sa inyo, advice ko sa mga lapatids po natin na every time po na maglilinis po tayo ng ating mga loob, istinan po natin yung mga droppings natin. Once na meron po dyan na nagkakaroon ng loose droppings, madali nyo naman po makikita yun eh. Once na nagpakain po tayo, hindi na sila kakain. Tapos, kumbaga, lungkutin sila. And kung hindi sila natutunawan, for example, yun nga, nag-andyan na yan, katulad nga sinabi ni Boss Nelson, is pwede mo na pasukain or pwede ka magbigay ng mga digestive pills na binibigay ni Boss Jimmy. Pero once na sabihin natin natunaw na yan, panigurado merong digestive problem yan, pwede tayong magbigay ng Salmostop. So itong Salmostop is kailangan natin ituloy-tuloy po ito ibigay for 7 days. And since hindi po siya natutunawan, wag po muna tayong magbibigay ng mga grains. Okay? Kalagi po tayo muna magbibigay ng mga madaling tunawin ng mga pagkain. Nang sa ganun is hindi sila na mahirapan sa pagtunaw. And pangalawa din po is para mas madali po ma-absorb kung ano man po yung mga patukan na binibigay mo natin na mas mabilis po silang makarecover dun sa na-encounter po nilang problema. Okay, ang next question naman po ay galing kay John Placid Love. Okay, ito po katanungan niya mga boss. Paano po ba maiiwasan ng breeder, particular sa hen, ang didatna ng tinatawag na sapola para patuloy ito makuna ng lahi kahit na may edad na po siya? At paano po maagapan ang mayroon na sapola na breeder upang makunan pa ito ng similya? Salamat po. Okay, John. Ang solution doon is iwasan mo tumaba ang ibon mo. Iwasan mo bigyan sila ng matas na carbo. So, diet. So, pag may sapola na sila, i-diet mo sila para to cut down yung fats. And during off-season, avoid giving them high carbo na feeds. Ang isang sanhin ng sapola, sa tingin ko yung kulang sa exercise yung ibon, no? Tinatamaan yan, baka let's say yung breeder loop mo, palagi lang siya nakatukulong, hindi siya nakakalipat na maigi. Para kay Sir John, actually, yung mga sinabi ng mga boss po natin is yun nga po talagang kailangan na maiwasan po natin sila. Yun nga po, kailangan talaga is diet. So, may iba po ako napuntahan actually mga boss na nagdadagdag sila ng mga high fiber na mga ingredients. For example, yung barley, in a way, nakatulong po ito na malesen po yung mga fats. At syempre, kung halimbawa po na flyer mo siya dati na naging breeder, mas maganda nga po na na-exercise po siya, na pinapalipad din po natin. And para po mas makatulong po na matunaw yung taba, meron po tayo napakagandang produkto po dyan at yan po yung L-carnine. So pwede po natin silang bigyan araw-araw nang sa ganun po is makatulong po yan na matunaw po yung taba, mabawasan po yan at syempre kailangan pa rin po dyan ng diet. Okay, ang next question po natin ay nanggaling po kay Miss Angela Tangog. Okay, hashtag Ask Kalapatids. Tanong ko lang po kung paano po malalaman yung edad ng kalapate base sa pakpak nila at kailan ito malalaglag? Angela, yung sa tanong mo, sa tingin ko, yung talagang eksperto lang sa kalapate ang makakasagot sa'yo kung ilan na. Sa pamamagitan ng pagtingin nila sa pakpak, manalaman nila kung ilang taon o ilang buwan yung kalapate. Pero ako, sigurado ko, 100% tatama ako. Kasi mula itlog na lang, nakalista na sa akin kung anong araw siya, anong araw ng itlog, anong araw siya napisa, naka-record sa akin yun. So yung ibon niya, alam ko sigurado kung ilang araw, ilang buwan o ilang taon na yung ibon ko.
Okay, Angela, ang sagot naman sa question mo is, pag young bird, I think we can determine kung how many months yung kalapate based sa pagtutubo ng pakpak niya. Now, sa old bird, I don't think we can determine yung age kundi dun sa leg band niya. And if the birds come from a reputable breeder, at least masaksak na lumang bands o old bands, malalaman natin ang age ng ibon through the band. Okay, actually para kay Miss Angela, talagang pinakamadali mag-base po tayo ng age ng kalapate is based nga po doon sa year na naka-indicate po doon sa ring ng ating mga kalapate. Especially kung sa gagamitin natin siya as breeder, at syempre panigurado po tayo na, at masisigurado po natin katulad ni Boss Jimmy na tama yung edad niyan kung galing po yan sa mga binilang po natin yan sa mga reputable na mga breeders po. At para po sa ating final question ngayong final episode ng ating season 11 ng ating hashtag AskKalapatids, ito po ay manggagaling kay Evangelista Sumadsad Nick. Hashtag AskKalapatids, ask ko lang po, ba't po kalapati ko pag binubuksan po pintuan ayaw lumipad? Kailangan pa po bugawin ng patpat para lumabas. Tapos po, diretso bubong. Ano po kaya kailangan ko gawin sana po? Masagot tanong ko, mga idol. Okay, Nick, sa tingin ko matabang kalapati mo o wala sila sa kondisyon. Dahil pag nasa kondisyon sila, pag bukas mo ng lock mo, siguradong ganado silang lumipad, gustong-gusto nilang lumipad. So pag ay lumipad, wala sa kondisyon ng kalapati mo. Boss Nick, katulad ng sinabi ni Paren Jimmy, maaari wala sa kondisyon yung mga kalapati mo. Maari baka sobrang pagod na rin, baka isang araw kung ilang beses nung pinatakulan, siyempre napapagod din yun. At ating isa pa, was na ayaw lumipad ang ibon. Halimbawa, sa 10 ibon mo, yung isa lang ayaw lumabas, sigurado may diferensya yung ibon na ayaw lumabas. No? Dahil sa ano, baka pinatakulan natin yung ibon natin, lalo na sa umaga, sigurado yan, dilipat sila ng matagal. So baka ayaw lumipad, maaaring mataba nga ibon mo, no, mabigat na sila, o wala sa kondisyon. Okay, para kaya Sir Nick, kung wala sa kondisyon yung kalapati natin, at kung sabihin natin, baka mamaya is meron din yung nararamdaman na sabihin natin na hindi maganda, is pwede po natin silang i-flashing. So yun nga po, pwede po natin silang i-flash using yung ating mga system cleansing set. Like yung pwede po natin sa Purgahen, using yung Raptabastig, then Doxyplus, Salmostop, and Kanker. And then, yun po. At actually, yung po talaga yung mga napansin din natin, once na healthy po talaga yung mga ibon, talagang ikot at ikot po sila. So, check po natin yung mga droppings sila, kung gaano po sila kalakas kumain, or kung halimbawa nga po, matataba nga po sila. At sa ganun po, is malaman natin yung kailangan natin gawin sa mga ibon po, o ibon na sabihin natin na ganun po yung ginagawa. Okay, sa mga kalapatids po natin, ka-Pork Champ, ka-Pet Pals, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta hanggang ngayon po sa ating season 11 ng Alagang Magaling. Ay, naandyan pa din po kayo. At syempre, magkita-kita po tayo sa susunod na season, kaya abangan nyo po. Okay, I'd like to thank you all, mga kalapatid, for all your support through the years, and I'd like to see you again on our next season. Maraming salamat, mga kalapatid, sa mga lahat ng viewers ng Alagang Magaling. Thank you sa suporta. Thank you rin sa pagtangkilik niyo sa produkto ng mga Excellence Products. See you next season, mga kalapatid. Ito po ang Hashtag Ask Kalapatids.